What's up, guys? Welcome back to our show, Toy Freddy Unboxed, where we feature the hottest toys in the market today. And so, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa channel natin. And meron na tayong 800,000 views. Imagine that, parang kailan lang, nag-struggle tayo sa 1,000 views. Pero ngayon, 800,000 views, konting-konting kembot na lang, 1 million views na yun. So, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. And right now, maganda to episode natin because we are going to be featuring an obscure but cool and amazing character from Japan. Kabatch niya yung sila Gatchaman or G-Force na doon sa mga nakakilala. Hindi yung mga dancers, ha? Gatchaman and Hurricane Polymer, yung mga stuff like that. Mga Tatsunoko heroes. I-google nyo na lang, malalaman nyo kung sino yung mga heroes ng Japanese anime. And alam nyo naman ako, fan na fan ako ng mga anything Japanese anime or manga related. So, eto, hit na hit sa akin to. And we're gonna be featuring Tekkaman Spacenight from THREEZERO. And this is their Robo Dou version. An imagined, reimagined version of Tekkaman Spacenight. So, Tekkaman belongs to that batch of superheroes sa anime na yung kasama si Kashern or Kashan, Gatchaman or G-Force, and Hurricane Polymer. Marami pa sila eh, mga Tatsunoko production heroes. And ito yung bagong version na reimagine ng THREEZERO. Magandang brand yan. Meron din tayong mga na-feature before na THREEZERO brand, Machine Getter, stuff like that. Mga action figures din na THREEZERO. Magandang quality siya. And ito yung bubuksan natin. So, again, before anything else, please like, comment, subscribe sa channel natin. And don't forget, hit the notification bell for future episodes and other fun stuff. And also, please visit our Facebook store, www.facebook.com/toyfriendly. And without any further ado, here we go. And welcome back, guys. Ito na nga ang bubuksan natin. This is the Tekkaman Spacenight reimagined version from THREEZERO. So ang tawag dito is Robo Dou Tekkaman THREEZERO redesign. Yung box, napakaganda, no? Ganda ng layout niya. And tingnan nyo, embossed, special color, special quality yung ano, yung logo niya dito. So for those of you, again, who aren't familiar with Tekkaman Spacenight, ito yung kasama sa mga spacefaring superheroes ng Japan, anime superheroes back in the 70s. Kasabay niya yung Kashern, and yun nga, Gatchaman, Hurricane Polymer, and a lot more of those 70s Japanese superheroes sa anime and manga, I believe, also. So, ito yung side. Ganda na nga na, no? Pagkakagawa. Premium. Tignan nyo, lapitin natin. Yan. Very nice. And, ayan, nandito sa likod. Meron siyang authenticity sticker, THREEZERO. Sobrang galing na THREEZERO din as a brand, no? So marami nagsusulputan na brand from Japan and China na mga premium items din yung pinaproduce nila. So, ang panalo dito, syempre, yung mga collectors, di ba? Kasi marami tayong choices for our action figure collection. So, definitely tayo panalo din. So, ito, tingnan natin. Meron siyang flap dito na pwede natin buksan. Siguro, yung window to para makita natin yung content sa loob, no? Bago natin i-open yung box mismo. So, ito na nga. Wow! Grabe, oh. Alam niyo, I was expecting something a little bit smaller than this. Pero malaki rin pala yung size niyo. Kala ko, mga nasa ano lang. Nasa 6 inches or 7 inches. This one is close to 10. Ang laki pala. Ang ganda!
Wow! Look at that. So ito yung may mga alternate hands. And I'm pretty sure may mga accessories to sa loob. So pintahan naman natin, appreciate naman natin yung artwork sa gilid. Ang galing. So ito, itong look na to, based din naman to dun sa 70s original look. Although nagkaroon ng remake ang Tekkaman na Blade back in the early 90s. So kung gusto nyo, i-google nyo kung ano yung itsura ng Tekkaman Blade naman na version. Meron din, and I believe may action figure din naman yun. Mas trip ko lang itong look na to, yung 70s. I'm a sucker for old school designs. And ito naman, nire-imagine ng THREEZERO. So ito, buksan na natin. I can't wait to show this to you. And let's check this out. So guys, before we open the plastic and free him of this plastic cage, tignan muna natin itong kasamang parang manual, one sheet manual. So one sheet. Nandito yung contents, instructions, yung accessories niya nandito. So minor instructions. Meron siyang LED functionality. Grabe. Sana may let's try na makahanap ng batteries. AG1. Dalawang AG1. Anyway. Tignan natin kung makahanap tayo. And yun nga yung mga instructions. Kung paano siya, yung articulation na, how it works. And so on. Mamaya, tignan natin. And akalain mo, may warranty. Yung atyong. So siya. May warranty pa siya, although it's in Chinese. Diba, pila pa na ito pag may nakita kong sana naman wala, knock on wood. Sana naman walang defect yung nakakuha natin. So anyway, ready na tayo. Buksan na natin ito and pawala na natin siya sa kanyang cage. Alright. So ito na guys, nabuksan na natin. Tekkaman Spacenight. Super solid. Kita-kita niyo naman. Ang ganda na pagkakagawa. And like I said, a while ago, nagulat ako kasi I was under the impression na lang ito, mga 6 or 7 inches. Pero ito, close to 10. Tsaka ang ganda nung ano. Material niya. Solid. Hindi siya pipitsugin na. No? Hindi siya cheap. Sa cheap plastic. Ano siya? PVC na solid na. And may weight ah. Hindi siya basta-basta alam niyo yung light material na klase ng ng figure, di ba? Ito lang napansin ko, makikita niyo. Siyempre, marami rin siyang short parts. Oh. Eh, ingat din kayo ulit. Ah. Ingat kayo. Lagi tayong dapat maingat sa mga ganyan. Kasi, unang-una, you might hurt yourself. Diba yung mga pointy parts na yan, no? Although magaganda siya sa design, nakaganda, pero if you're not careful, you might end up hurting yourself. Second, baka pag di kayo nag-ingat, of course, madamage nyo yung toy. Siyempre, napaka-importante talaga yung pristine yung condition ng toy nyo. Yung mga tatandaan nyo lagi, huwag kayo masyadong wild. Pagdating sa mga pag-handle ng toys nyo, no? Hindi na yung gano'n yung dati na ini-itcha-itcha nyo lagi. Well, pwede naman kung yun yung trip nyo, pero diba, for serious collectors, syempre, natin yung sila dapat yung toys. Ang ganda ng detail nito, talagang re-imagined version. Parang sineryoso nila yung pagkakagawa ni Tekkaman Space. Pag ginugol nyo kasi yung unang itsura ni Tekkaman, talagang basic na 70s anime na hindi masyadong madetalye, pero eto, basically, eto na yung itsura niya. Yan, yung ganyan, yung pagka-rainbow corner, yung pagka-LGBT, LGBTQ colors doon sa chest niya, tsaka sa back. Pero before na naging uso yun, ganito na talagang kulay niya. Ganda naman eh. Bagay na bagay. Buhay na buhay. And, ganda ng pagkakagawa. Detail niya. Up to the
soul of the shooter, hindi ito. Tapos, may ano ito, may diecast content. Kasi nagbigat siya talaga. Nakikita natin dito sa mga joints, may diecast content. So, now, unfortunately, wala akong battery. No? Kasi may button dito para mag-light up ng eye. So, may LED light up functionality itong figure na to. And it's also highly articulated. Lahat siya, no, may ano na, pwede niya i-pose ng matindi. Pwede kayo mag-pose sa kanya ng matindi-tindi. Ayoko lang, kilala niyo ako, diba? For the longest time, hindi ako yung masyadong nagte-testing ng mga joints kagaya ng ibang mga ano, collector vloggers. Kasi pa, wala lang, masyadong masela na gano'n. Ipo-post ko lang siya in one way, kasi di-display ko siya. Kasi masyado akong maingat sa toys. Siguro dahil din nung maliit ako eh, hindi ako masyado maalaga sa toys, kaya wala ako na recover masyado ng bata ako. Pero ngayon, maingat ako. Ganda oh, meron po siya Spurs. A working Spurs. Ang ganda, sobrang solid to. And may mga accessories din siya, no? Kagaya nito, pakita natin. So dinagyan ko na ng alternate hand kasi mamaya i-replace ko yung hand niya, yung basic hand with this one na nakahawak dito sa parang spear or javelin. Ito yung iconic weapon ano, ni Tekkaman sa anime. And also, yes, this whip. Parang whip type of weapon. Ngayon, nababali mo, nabibend mo to whatever pose you would want him to make. Ito, sumusunod to. Pero mas gusto ko na itong ano, itong parang javelin na weapon niya. So, mamaya, ilalagay natin. Meron pa siyang ano, mga natitirang alternate hands. So, may open hand and yung fist and yung hands na nakakapag-carry ng weapon. So, gagawin natin ngayon, itatry natin i-pose siya dito sa pinakamagandang gusto natin i-pose para kay Tekkaman Space Knight. So, ito na guys. Ayan, pinose natin siya. Nilagyan natin yung dalawang alternate hands. And, ayan, nilagyan natin yung spear or yung javelin weapon niya. Napaka-astig, no? Angas niya. So, yun nga. Unfortunately, wala yung batteries para sa mata eh. Para naka-light up eyes. Pero, siguro, pag gagawa tayo ng shorts para dyan. Okay, mag-alala. And, ito, nakikita niyo, naka-balance naman siya ngayon. Pero mahirap din siyang ano, itayo pag walang stand or yung parang base. And isa pang ano nga dun, unfortunate thing is wala silang pin-provide na base. Ayun lang. Pero nandun sa ano nila, sa one-sheet manual na may base. Kasi pwede mong lagyan yung ano niya, yung likod. Dito, no? Nadidetach yan, there's a hole. And you can attach yung parang base na may stand. And siguro hanap tayo nung ano, nung compatible sa kanya. And para pwede na natin siyang i-post na para lumilipad or may jumping position and so on. Pero for the meantime, ganito muna yung gawin natin sa kanya. Na naka-post siya ng kasama yung javelin or yung spear. And then, open palm, open hands, yung kabila. Marami pa tayong pwedeng gawin i-post dyan. Pero, as you can see, ito yung tinry muna natin dito as sample post. Ang ganda niya, no? Solid. Solid yan. Magandang i-display din kasama ng mga Japanese tokusatsu and other superheroes in Japan. Yun, ang ganda. Sulit na sulit yung bayad mo dito dahil may diecast content and also solid yung construction, yung sculpt. Highly articulated.
yun. Sana lang may mga additional ano pa, no? Accessories aside from ito lang yung spear and yung whip. Pero di rin ako super expert pagdating kay Tekkaman, so hindi ko rin alam kung ano yung idadagdag mo. Siguro yung spaceship, pero masyado na magiging mahal siguro yun. So there you go guys, this is our quick unboxing and review of Tekkaman Space Knight, the reimagined version from THREEZERO. This is the Robo Dou Tekkaman THREEZERO redesign actually. And there you have it, cue for montage. And that was our show for today. This is again the Robo Dou Tekkaman Spacenight from THREEZERO. Excellent figure, popping colors, and highly articulated, and definitely a must-have for your superhero Japanese anime collection. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe to our channel, and don't forget to hit that notification bell for announcements of future unboxing episodes and other fun stuff. And of course, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toytend. And again, thank you so much, and I'll see you in the next unboxing episode.